hindi kami magbibitiw sa kampanya. Kumausap sa amin yung camp ni VP Lenny Robredo, no? May follow-up pa nga. Former Mayor Jun Simon, in my face, no, sinabi sa akin, kung pwede kang mag-withdraw, and paatrasin namin si Kiko Pangilinan. Kaya sabi ko sa kanya, anong klaseng offer yan? Katandem niya, ilalaglag niyo para lang manalo yung principal. No? Welcome back, mga kapatid. Sa video na ito, ay pag-uusapan naman natin ang pangyayaring naganap sa isang joint press conference ng tatlo sa mga tumatakbo sa pagkapangulo sa isang hotel sa Makati City nung mga nakaraang araw. Apat na bisis na nawagan si Isko Moreno Domagoso kay Vice President Lenny Robredo na umatras na sa presidential race. Para kay Domagoso, tumatakbo lamang si Robredo para pigilan ang pamilya Marcos na makabalik sa Malacañang. I'm calling for Lenny to withdraw. Pwede pasap. Pasap naman. Baka kami maka 3 points. Let Lenny withdraw. Withdraw Lenny. Sacrifice Marlon. Yung number 2 should do and start initiating the supreme sacrifice. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Join us. Para naman kay dating Defense Secretary Norberto Gonzales, dapat palitan ang kasalukoyang number 2 sa mga survey para malabanan ang frontrunner na si dating Senator Bongbong Marcos Jr. Palagay ko mas mabuti na medyo kung ako masusunod dito, na tatanungin niyo ako, siguro po dapat isang tabi natin yung number 2 at tingnan natin yung 3, 4, 5, 6, baka nahan doon ang pwedeng lumaban sa number 1. Itingnan po natin ang layo ng survey kung ano ang bilang na nakukuha ng ating number 1 at saka ng number 2. Ayaw ng taong bayan natin na itong number 2 ang lumaban sa ating number 1 sa laban. Napakalayo po ng diferensya, di ba? Eh kung talaga po natin gustong talunin yung number 1, eh baka dapat po palitan natin yung player natin sa number 2. October noong nakaraang taon, bago naghain ang kani-kanilang mga Certificate of Candidacy, lumutang na ang panukalang aatras ang mga kandidatong mababa sa survey para magkaroon na lang ng iisang kandidato ang posisyon. Sa kabila ng pananatili sa ikalawang pwesto sa survey ni Robredo, na nakakuha pa ng karagdagang 9 puntos, nitong huling Pulse Asia survey, iginiit ni Lacson. Hindi na dapat tignan ang survey, giit niya, may iba pang tumatakbo sa pagkapangulo, hindi lamang sila Marcos Jr. at Robredo. Nakakahon nga eh, na dalawa na lang yung naglalaban. That's why we're offering ourselves, ano? Na hindi lang dalawa yung naglalaban, marami. Actually, 10 nga yung lahat ng kandidato eh, for usapan. Na-echapuero yung ibang choices, yung ibang options. And that is also one of the main reasons why we are here. No, to remind our people that there are other candidates running. Equally qualified. Pero nang tanungin kung magkakaisa ba sila sa pagsuporta sa iisang kandidato lamang, sabi nila Domagoso Gonzales at Lacson, itutuloy nila ang kani-kanilang kumpanya hanggang halalan. Iginiit din nilang walang aatras sa kanila, sa kabila ng mga panawagan o mano ng Vice Presidente, na mag-withdraw na lang sila. Hopefully after this press conference, more Filipinos will be enlightened that there are a lot of choices, not just 2. While we are here together, we'll run as individual presidential candidates with our tandems. Sila lang talagang makulit. Ayaw talagang tumigil. So this, I think today, will stop that. Tuloy kami ni Senator Ping, tuloy kami ni Secretary Norberto Gonzales, tuloy po ako, tuloy po si SP Tito Soto, tuloy si Doc Willie, at tuloy si Senator Pacquiao. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming mga sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na pagpilian ng sambayanan. Hinding-hindi kami magbibitiw sa kampanya. Tuloy ang laban. Kumausap sa amin yung camp ni VP Lenny Robredo, no? May follow-up pa nga. Former Mayor Jun Simon, in my face, no, sinabi sa akin,
kung pwede ka mag-withdraw and paatrasin namin si Kiko Pangilinan. Yeah. Kaya sabi ko sa kanya, anong klaseng offer yan? Yeah. Katandem niya, ilalaglag niyo para lang manalo yung principal. Nung kinausap ko ni Mayor John Simon na inopera ko mag-withdraw at paatrasin nila si Kiko, sino magkakinabang? Sino may motive? Embitado sa press conference si Senator Manny Pacquiao, pero hindi siya nakadalo dahil nasa General Santos City pa siya. Pero kasama ang kanyang pangalan at lumagda sa joint statement na tuloy lang ang kanilang pagkakandidatura. Nilinaw naman nila Domagoso Gonzales at Lacson na hindi sila galit kay Robredo, ayaw din o mano nilang manalo sa halalan si Marcos Jr. Hindi to para sa inyo, mga kandidato sa kabilang panig ng ilog. Sa buhay ng tao ito, huwag kayong masyadong bilib sa sarili nyo. Huwag kayong BBS, yung bilib na bilib sa sarili. Natatakot din ako sa implikasyon na manalo ang isang Marcos ulit. Ang kinakaba ko, baka yung panlaban ay mali. This also about Bongbong Marcos. I cannot believe for the life of me that there are more than 50% loyalists in this country. Marcos loyalists. We also don't want Marcos to win because destabilization na abutin natin. Imagine the situation, nanalo siya, hindi titigil itong kabila. Baka pwedeng yung ibang alternative naman that can really and genuinely unite our people na mga colorblind. This is not all about against Lenny. This is not all about against Marcos or for Marcos or for Lenny. This is offering other options. Bukod sa pagtindig na hindi sila aatras sa halalan, nangako rin ang mga kandidato na magsasanib puwersa sila para labanan ang anumang pagtatangkang baluktutin ang totoong pagpasya ng taong bayan sa darating na halalan. So para sa akin mga kapatid, dahil sa sinabi ng tatlong runner na magsasanib puwersa sila para labanan ang anumang pagtatangka na baluktutin ang totoong pagpasya ng mga taong bayan. Para sa akin lang, ramdam ko na ang maruming halalan sa darating na Mayo. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Comment down below kung ano sa tingin nyo gayong sinabi ng tatlo ang gayong iksina. Matapos sila lapitan ng isa sa tauhan ni Robredo para umatras na lang sila.